sa recipe natin ngayon, kakailanganin natin ang loaf bread. So, tatanggalan lang natin yung mga gilid, ano, para hindi tayo mahirapan mamaya kapag flinat na natin. Hello, Kakusina! Kumusta? Panibagong negosyo recipe na naman ang aking isi-share sa inyo today. Natsak, matatakam kayo dahil sobrang sarap nito at napakadali ring gawin. Kung iyong ininegosyo naman, nako, mabenta ito talaga. Konti lang ang puhunan at marami akong nagawa. So ngayon, ayan, ipa-flat na natin ito. Gagamit lamang ako ng improvised na rolling pin again. Ayan, so gagamit tayo ng basong malinis. Kakusina, paki-check ang description box para sa kumpletong lista ng mga ingredients, pati na rin ang costing ng ating recipe ngayon. At kung bago ka pa lang sa channel ko, naku, mag-subscribe na at paki-pindot na rin ang notification bell para updated ka lagi sa mga kakaibang negosyo recipes ko. Kakailanganin din natin ang mga sangkap na ito, tatlong bawang, ayan, gayatin lamang natin ito. So pwedeng i-mash mo ito or i-process mo ito kung meron kayong food processor, pero sa akin ganito lang para mas malasahan pa natin ang bawang. So gagamit din tayo or kakailanganin din natin ang sibuyas, kahit yung maliit na sibuyas lamang. Kailanganin din natin ang patatas. Ayan, maliit lang ito at saka binalatan ko na rin, nilinisan, hiwa-hiwain lang sa maliliit na katulad nito. Kakailanganin din natin ang carrot. Ayan, balik kalahati rin ito, maliit siya. Ayan, binalatan ko na rin, nilinisan, at saka hihiwa-hiwain natin sa maliliit. O diba, healthy itong aking lulutuin ngayon. At kailangan din natin itong sibulino o spring onion. Bali itong puputi na parte ang aking ihahalo dito, dahil yung dahon ay gagamitin natin yan mamaya. At ito ay optional lamang. Kung gusto ninyong lagyan ng siling haba, pwede. Pero pwede rin hindi. Pero mas masarap talaga kapag may siling. Hindi naman siya gaanong maanghang. Ayan, ito ang ating gagamitin. Isang lata ng century tuna na malaki. Ayan, kasi merong maliit nito. Pero kung maliit lang yung lulutuin mo, pwede kang gumamit yung maliit na lata nito. Pero sa akin, ito yung medyo yung may kalakihan. Ayan. So, tanggalin lamang natin yung sabaw. Hindi natin kakailanganin yan. Hindi natin kakailanganin ito. Pwede mo itong isabaw sa food ng inyong pets. Ayan. So, ihalo lamang natin dito. Buksan muna natin. At saka, mapapansin ninyo, meron siyang mga malaki-laking mga hibla. Ayan. I-mix natin at saka ipino pa yung mga malalaking portion ng tuna. Ano? So, ayan. O, diba, kakusina? So, purely napaka-healthy nito. Promise, napakasarap din. Ayan, maglalagay pa tayo ng iba pang mga ingredients nito. Yan, naglagay ako ng maliit na cheese. Balik, 30 grams lamang ito na cheese. At saka itong mayonnaise, 2 tablespoon na mayonnaise. Hahalu-haluin lamang natin ito. Yan, kailangan maganda yung pagkakamix, ano, halong-halo talaga. Maglalagay tayo ng konting durog na paminta, ano, pampalasa. Yan. So, i-mix lang. Ganito lang, kakusina. Hindi na tayo maglalagay ng asin, ng asukal, dahil masarap na yung tuna at saka yung mayonnaise. Ayan, ipapalaman na natin dito sa ating flinat na loaf bread. Ayan. So, isang piraso ang aking lalagyan. Ayan.
So ikaw na lang ang bahala kung gaano kadami, basta siguraduhin mong malak siya mamaya. And then ito naman yung ating pantakip. Pwede mong idiretso, itakip, pero sa akin naglagay ako ng tubig sa gilid para hindi siya bumuka mamaya. Ayan, tapos gagamit tayo ng tinidor na panglak talaga. Ano, para kapag pipretuhin na mamaya, piniprito na hindi lalabas yung ating palaman. Ganito lang kakusina, kasimple ano. Ayan, hilak natin sa kabila rin, ano, para talaga hindi siya lalabas yung palaman. Ayan. O, ganito ang gawin mo. Sa iba pa, bali, buong loaf bread, isang cellophane ng loaf bread ang aking nagamit dito. Ano ang ating gagamitin dito? Ayan. O ganyan, hindi na yan lalabas. Maganda ang pagkakasil niyan. O, so ito yung aking mga nagawa pa. So 11 na takip yan. Ano, 22 na piraso talaga ang isang supot ng loaf bread. And then, maglalagay na tayo ngayon ng ating pangkot. Ayan, dalawang itlog yan. Ayan, batihin lamang natin. I-mix natin ng maayos. Kakailanganin din natin ang breadcrumbs. Mas mainam na pinuhin muna, ano, para talaga makot itong ating tinapay. So ilagay muna natin dito sa itlog. Ayan, gamit ang tinidor sa aking kanang kamay. And then, pagkatapos ay ilagay na sa breadcrumbs at balutin. Ayan, gamit naman yung aking kaliwang kamay para hindi ano, magdikit-dikit. Dapat minamanage natin kung anong kamay ang ating gagamitin. So, ganito lang kakusina. Ayan, ikot mo lahat itong tinapay. Ayan. Diba? Madaling-madali lang. Naku, kayang-kaya mo ito kakusina. At ngayon naman, prepretuhin na natin sa mainit na mantika. Nasa medium heat lang. Huwag lalakasan kasi masusunog. Ayan. So, mga 2 minutes or 3 minutes kapag naging golden brown na, pwede na siyang hanguin at i-drain sa paper towel. Ayan, so ito na, pwede na siyang hanguin. Ito na kakusina ang ating special tuna pie na napakasarap. Meron pa tayong gagawin dito at meron pa akong ilalagay dito. So hahatiin natin ito sa dalawa. Ayan, kung ibibenta mo, pwede mo itong ibenta ng kalahati o yung isang piraso nito. So ito na yung palaman, o diba? Nakakatakam, naku kakusina. So ilalagay naman natin ito sa mga kikiam plate, pero optional lamang ito. No, ikaw na lang ang bahala kung saan mo ilalagay. Ano? Ayan. So ilagay natin dito. Pwede mo itong ibenta ng 20 pesos, 10 pesos yung kalahati. O di ba affordable? Kahit mga bata pwede nitong makabili. So ito na yung ating mga naluto. Ayan. Tapos maglalagay tayo ng toppings na ketchup. Pero ikaw na rin ang bahala kung ano ang gusto mong maging toppings dyan. Ano? Mayonnaise din, maglalagay tayo. Ayan. O diba, nakakatakam. Nako, gustong gusto ito ng mga bata. Ayan. And then, maglalagay pa tayo ng spring onions. Pero ito ay optional. Kasi merong hindi gusto ito. Pero yung mga gusto, nako, suwak na suwak. Ayan kakusina, ano pang hinihintay mo? Nakulutuin mo na ito at ibenta. Maraming salamat kakusina. Hanggang sa susunod na video ko, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat!